Thank you, Lord. Father, we just want to thank you for tonight. We thank you for this fellowship that we have. Lord, may you bless each one of us, Lord. And as we wait for the others, oh Lord, others, your classmates, as we wait for them, Lord, may you bless them and protect them also, Lord God, and that they may join us, Lord, in studying your word, Lord, today. Bless each one of us, and Lord, and bless Pastor Jeff for leading us and guiding us today. And we also invite the Holy Spirit to join us today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang gabi, bayan. Ito yung unang gabi ng ating exciting Genesis. Mahabang paglalakbay at madaming kaalaman na matututunan. Naalala ko yung mga tinuruan ko dati na ganitong setup. Anyway, we will start with a video clip. Panoorin natin lahat sabay-sabay. Habang panood natin, mag-self-mute muna tayo. And then after ng video clip, we will read Genesis chapter 1. So, i-share ko lang po ito. Sandali. Sister Faye, hindi pa gumaling ang ubo niyo, no? Nakikita niyo po lahat? Yan. Naririnig niyo po? Yes, Pastor. Naririnig niyo po? Hindi. Naririnig what? Naririnig niyo po yung boses na nagsasalita? Uh-huh. Kayo. Yung boses niyo po. Yung sa video po? No. Andali. Pa-play ko po ulit, ha? Louder. Yeah. Okay na po. Okay. Naririnig niyo na lahat. Medyo mahina. Medyo mahina. Mm-hmm. Mahina, Pastor. Okay na po. Ayusin ko lang po. Ayan. Okay. Panoorin po natin ito. The book of Genesis. The first book of the Bible. And its storyline divides into two main parts. There's chapters 1 through 11, which tell the story of God and the whole world. And then there's chapters 12 through 50, which zoom in and tell the story of God and just one man, Abraham, and then his family. And these two parts are connected by a hinge story at the beginning of chapter 12. And this design, it gives us a clue to how to understand the message of the book as a whole and how it introduces the story of the whole Bible. So the book begins with God taking the disorder and the darkness described. Pastor, wala po yung video, Pastor. Ah, wala. Wala po. Baka kailangan i-stop share nyo muna tong ano nyo. Uh-oh. Tapos i-start sharing nyo yung YouTube. Baka po kaya mahina at saka wala kaming makita. Okay, ulit natin ah. Opo, thank you po. Mali ang share. Yung isang ano po ang naka-share. Ayan. Okay. Ayan. At yan. Okay. Tsaka po yung volume dyan sa ano, baka hindi siya naka-fill. The Book of Genesis. Ito, okay na. The first book of the Bible. Ayan, and the storyline divides into two main parts. There's chapters 1 through 11, which tell the story of God and the whole world. And then there's chapters 12 through 50, which zoom in and tell the story of God and just one man, Abraham, and then his family. And these two parts are connected by a hinge story at the beginning of chapter 12. And this design, it gives us a clue to how to understand the message of the book as a whole and how it introduces the story of the whole Bible.
So the book begins with God taking the disorder and the darkness described in the second sentence of the Bible, and God brings out of it order and beauty and goodness. He makes a world where life can flourish. And God makes these creatures called humans, or Adam in Hebrew. He makes them in his image, which has to do with their role and purpose in God's world. So the humans are made to be reflections of God's character out into the world, and they're appointed as God's representatives to rule his world on his behalf, which in context means to harness all of its potential, to care for it, and make it a place where even more life can flourish. God blesses the humans. It's a key word in this book. And he gives them a garden. It's like a place from which they begin starting to build this new world. Now, the key is that the humans have a choice about how they're going to go about building this world. And that's represented by the tree of the knowledge of good and evil. Up till now, God has provided and defined what is good and what is not good. But now God is giving the humans the dignity and the freedom of a choice. Are they going to trust God's definition of good and evil, or are they going to seize autonomy and define good and evil for themselves? And the state. Okay. So, ano daw ang sabi? Ano yung keyword nung chapter na to? Nung creation? Mariyan po ah. Ayaw matanggal nito. Yan. Ano daw po yung keyword ng creation? Blessing. Narinig ko lang yung keyword, Pastor, pero wala, hindi ko narinig yung ano, yung sagot. Apo, yung ito po itong word na blessing, no? Sinabi niya kanina na out of nothing, out of darkness. Kumbaga, nagkaroon ng ginawa niya yung mga tao, reflection niya ng character niya, hinubog niya sa sarili niyang image, tapos representative siya, no, of God's rule, God's good, and harness creation potential and create beauty and order. Ito pong tree of knowledge, pag-uusapan natin yan sa next meeting. Ayan. So, binigyan ko lang kayo ng overview kung ano yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So, ayan. I-share ko naman ngayon ang dali po ah. Mm-hmm. Ay, mali. Share. Ayan, nawala. I-share ko. Alatang di ako sanay dito. Sandali. Hindi na ano ko eh, nasarado ko lahat eh. Hihihihi. Mali. Eto na. Konting tiis na lang. Ayan. Okay, basahin natin ito. Ayan lang po ah. Ayan, share screen. Yun. Nakita niyo po? Yes po. Okay. The creation. Yan, so ba... Kaya niyo pong basahin? Ito muna po, Tita Fe Dumok. Ito po, 1 to 5. Basahin po natin. Naka-mute po kayo, Tita. Sorry. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness covered the surface of the earth, of the watery depths, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and God separated the light
from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. Night. There was an evening, and there was a morning one day. Kung tatanungin ko po kayo, kailan yung in the beginning? Di ba? Parang, kailan yung in the beginning? Lord, that's a good question, Pastor. Kailan yung beginning? Yeah, di ba? Parang, kung lalagyan ng number yon, anong year kaya yon? Anong year? Di ba? So, kumbaga, parang, alam niyo naman, yung ating numero na ginagamit ngayon, napakabata, 2,000 lang. No? 2,021 years. Ang parang central yung focal na pinagmumulan nito yung kapanganakan ni Kristo. Although syempre dinidinayan ngayon ng mga hindi Kristiyano, pero yun yung alam natin na panahon, no? Pero pag sinabing in the beginning, no, kailan kaya to, gaano katanda na yung mundo from sa simula't simulang ginawa siya ng Panginoon. Diba? Sa verses 1-5, kung kayo po papipiliin ng mga words, ano po yung inyong kumbaga parang nakahuli ng inyong isip, ng inyong what do you call this, nakapukaw ng iyong pag-iisip, no, sa mga words na binasa ni Tita Fe. O sige, bago natin na kumbaga, titigan mabuti yung mga words na to. Tingnan natin sa sarili nating salita. Ayan. Sabi dito, ito daw ay kasaysayan ng paglikha. Sa verse 1 ng pasimula, no? Ito yun, yung Tagalog, in the beginning, ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw. At ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang unang araw. Okay, so parang mas maliwanag na pagdalawa yung translation, ano po. Kumbaga native tongue mo at the same time ay yung English kung saan naman tayo sanay. Ngayon, kakapampanganin ni Tita Elvi at saka bibisayain ni Sister Fe. Hindi, joke lang. At iilokanuin naman ni Tita Amy. So, sa mga words po na to, ano yung parang naging catchy sa mata mo na parang parang wow, parang interesting, parang ganun. At bakit? Sige po. Gusto niyo ba ibalik ko sa English? Ayan. In the beginning, God created the heaven. Pastor, yung nakakamangha dito yung out of nothing. Yes. Ay nakagawa ang Panginoon ng yon. Ginawa niya na yung araw at gabi. Opo. At nagkaroon na ng shape yung earth na empty. Tatanungin ko po kayo, ang tao ba kayang gumawa ng out of nothing? Isang bagay, isang produkto, isang anything. Sombrero, mikropono. Kaya bang gumawa ng tao na out of nothing? Ang tao? Opo, tao. Tayo. Kahit sabi mong pinakamatalino, pinakamayaman. Hindi ay, po. Hindi. Bakit ginasabing hindi? Bakit ginasabing hindi? Kasi sabi po ang Panginoon lang po ang nakakagawa nun . Mm-hmm. Kasi pwede tayong gumawa out of something. Mm-hmm.
Diba? We can fly to the moon, but we created a spacecraft out of something. Steel, diba? May pintura yan, meron yang electricity, may wiring, no, merong gasolina. So, enable for you to create kahit na gaano kakatalino, under ka pa rin ng principle na you'll be able to create something out of something. Tama po yun? Okay, so i-differentiate natin ang Panginoon. Kasi minsan mababa ang tingin ng mundo sa Panginoon natin eh. Diba? Minsan, mas, sa totoo lang, mas mataas ang tingin ng ibang tao sa mga matatalinong tao, kagaya ni Elon Musk. Diba? Kagaya ni Bill Gates. Si Newton. Si Newton, Isaac Newton, si Benjamin Franklin, si Thomas Edison na umimbento ng bombilya. Alexander Graham Bell na umimbento ng telepono na naging AT&T na ngayon. Diba? So, bilib tayo kay Facebook Mark Zuckerberg kasi biro nyo na isip niya yung Facebook na lahat kinagamit natin ngayon. But lahat ng to, gaano katalino, gaano kayaman, kahit si Steve Jobs na naging successful sa Apple, and they were able to sell something and created something out of something. Tama po yun. Eh ngayon, bakit yung mundo bilib na bilib sa kanila? Eh nag-create sila ng ba, produkto, itong cup na to. Eh yari ito sa iba't ibang materyales na kinuha mo lang kung saan may resources. Pero ang kakaiba ng Diyos natin, sabi natin, yung napansin ni Tita Amy, sabi niya, di ba, out of nothing. Mula sa wala. Wala. Diba? Nag-create siya ng something. Di ba? So, that is, kumbaga, that is impossible para sa atin. And yet, nothing is impossible para sa Diyos. So, dapat dito, as Christians, if you look at it, it will increase your faith. Kasi tumaas yung pagtingin mo sa Panginoon. Kasi nga, eh, ba't ko po problemahin itong sakit? Ba't ko po problemahin itong pera? Eh, nakapag-create nga siya na out of nothing eh. Into something eh. Diba? Biro nyo si Steve Jobs, napakayaman. Pero he died young. Because he can't do anything. He cannot do the principle of creating something out of nothing. Kahit na gaano siya kadaming pera. Hindi siya makakreate ng bago niyang kidney or pancreas or whatever. It's because everything comes from the Lord. Diba? So, kung kayo yung tatanungin ko, kayo ang halimbawa si Lord at gagawa kayo ng kahit ano. No, halimbawa, kayo yung nasa day one tapos may kapangyarihan ka kagaya ni Lord. Ano ang gagawin mo? Yan. Ano ang gagawin mo? Ano ang i-create mo? Mag-create ka ba ng makeup? Create ka ba ng coaching lumilipad? Mag-create anything. No, mag-create ka ba ng mga hayop ng bundok? Or mag-create ka ba ng mga puno? Anything. Ano yung top list na i-create mo? Ikaw si Lord, halimbawa. Day one. Baga, nag-decide ka, this is day one. Ito na yung in the beginning. Kasi timeless eh. He existed before the in the beginning. Di ba po? Kung ikaw ang tatanungin, ano yung una mo i-create? Tahimik ng klase. Nag-iisip po. Kasi ano eh, parang kung ikaw ang Diyos, the same din ang gagawin mo katulad ng Panginoon ang ginawa niya eh, ang ginawa niya ngayon. Apo. Kaya ano po create natin? Bakit po? Bakit niyo po siya gagayahin? Kasi He's God. Siya po yung mas nakakaalam kung ano po yung mas nakakabuti. Pero this time, wala si God. Ikaw si God, halimbawa po. Tapos,
Ikaw po si God. Walang God. Ikaw si God. Tapos day one, nag-decide ka. Makagawa nga. Para si Lord, nag-decide. Gagawa nga ako. Tapos gumawa siya. Sabi niya, formless daw at empty. Mm-hmm. No, yung earth. Tapos in darkness, covered the surface of the watery depths. So ibig sabihin po, meron ng tubig, pero punong-puno ng kadiliman. So saksakan ng dilim. So nakapamangka na ba kayo sa ilog ng gabi na saksakan ng dilim, walang buwan? O kaya nasa gitna kayo ng dagat, nakasakay kayo sa eroplano or sa barko, tapos ang dilim-dilim. Diba, sangikita niyo yung Pacific Ocean habang tumatawid ka papuntang US. So, ganun, ano? O mas madilim pa doon, siyempre. Pero dito, merong isang pangyayari na importante, no? Na sinasabi sa verse 2. Na yung Spirit of God, ito yung first ever na pag-mention sa Bible ng God the Holy Spirit. Yung Holy Spirit daw, hovering, ibig sabihin, parang helicopter, no? Nag-hover siya over the surface of the waters. Okay? Kaya nung sinabi ng Panginoon, then God said, let there be light, and there was light. So, naging voice activated. Pero balik tayo sa tanong. Ano yung una mong gagawin? Hindi i-inventuhin kasi gagawa ka ng ano eh. Ang pag-invento kasi, you will create something into something eh. Pero this time, ito parang ting, lalabas pag sinabi mo. Voice activated. Hindi naman to bago eh. Luma na to eh. Halimbawa, pag sinabi kong, Alexa, what time is it? Ay, sumagot. Alexa, what time is it? Oh, so, sumasagot, di ba? Si Lord sabi niya, let there be light. And then there was light. So, voice activated, di ba? Ikaw, ano yung una mong sasabihin na let there be? Ayan. Intriguing. Napaka. Napaisip tayo, no? Kasi ako, kung akong sasagot, kasi dapat may sagot din kayo, pero ako lang naman to, maring mali ako or maring tama. Ako si Lord, ha? Gagawa ako ng kasama ko. Para daw malungkot. Di ba, makapangyarihan nga ako, wala naman akong kasama. Di ba, parang lungkot naman nun. Di ba, parang gagawa ako ng something or somebody, no, na pwede kong ituring na akin na parehas kami, tapos makakasama ko sa buhay at magiging kaibigan ko, magiging parang anak ko, whatever, parang ganun, no? So syempre yun yung concept ng creation ng tao, no? Pero halimbawa, hindi tao muna, kasi hindi naman tao unang inuna niya. Ikaw, anong una mong gusto mong gawin? Anong una mong gusto mong ilikain? Tsaka bakit? Diba? Pastor, ako. Sige pa. Ako lang masusunod dahil sa kaguluhan ng mundo ngayon. Ah, sige. Gusto sige ko pa. Walang taong masama. Walang taong masama. Gagawa kayo ng lahat mabuti. Lahat mabuti. Oo. So, sino po ba ang pinakamabuting taong nakilala nyo na sa buhay nyo? Sige, magsabi kayo na pinakamabait na pinaka na tao mabuti? Na. Yung nakilala nyo, pinakamabait na. Oo. Oh. Wala pa yata. Hindi, yung kumbaga, yung kumpara sa iba, ito na yung top one. Parang gano'n. Lahat naman sa iba. Hindi naman mabait lahat talaga. May pagkakamali eh. Oo. Oh. Sino po yung parang masasabi nyo na ito yung tao na kilala ko? Wala na akong masabi dito. Kumbaga, ito yung meron siyang pagkakamali. Perfect? Oo. Hindi naman perfect, pero
kumpara sa mga lahat na nakilala ko sa buhay, siya yung parang nasa number one. Pero hindi siya perfect. Sino po yan? Sabi ni Brother Alvin, ako, sabi mo, ako. Sabi. Wala akong maisip. Wala kang maisip. Pero kung titingnan nyo, halimbawa, sinabi nyo, halimbawa, ang pinakamabait na nakilala nyo, halimbawa, sinabi nyo, yung nanay nyo, halimbawa. Magkikreate kayo ng, kasi 7 ba o 8 billion na ang tao ngayon sa mundo. Magkikreate kayo ng 8 billion na parang nanay nyo lahat. Okay. Mabait. Ang problema, mabait sila lahat. So, ipoprogram nyo po silang mabait. Tama ba yun? Tama ba yun? Pagka sinabing mabait kay lahat, ipoprogram mo silang mabait lahat. Kasi, pag di mo sila pinrogram na mabait lahat, yung iba pwedeng mag-decide masama. Na maging masama. Ngayon, kumpara naman kay Lord, kung halimbawa, ginawa niya tayong mabait lahat, di ba pagdating sa judgment day, meron tayong pwedeng ireklamo sa kanya? Kaya lang naman kami nandito kasi pinrogram mo kami mabait lahat. Walang free will ah. Oo, parang alam niyo, parang robot. Yeah, parang robot. Mukha ka ng robot, no? Oo. Hindi, ang tanong, sabi dito, according to his image and likeness, ginawa niya ang tao. So, pag ginawa niya ang tao, kaparehas niya, may layang mag-isip. Diba? Ang problema, yung tao, pag ginamit niya yung laya niya mag-isip, yung free will niya, pwede niyang gamitin niya ng kabutihan, pwede niya rin gamitin sa kasamaan. Masama. Diba? So, yung minsan, nung pag iniisip natin, sana mabait na lang ginawa lahat ng Diyos ng tao. Pero it will contradict dun sa prinsipyo niya na ginawa niyang in accordance to his image and likeness. Kasi ang robot, hindi in accordance in his image and likeness. Ma-achieve niya nga yun, lahat nasa langit. Pero, wala siyang satisfaction. Kasi di ba masarap yung mahal mo, mahal ka rin niya. Hindi yung wala, no? Choice naman talaga yun. Nakaprogram yan na mahalin ka. Diba? Parang slave. Ganun. Opo. Baga, parang wala siyang choice. Mamahalin ka talaga kasi nakaprogram siya. So, hindi siya ginawang ganun ng Diyos. Diba? Okay, sige. Move on tayo. Medyo na nanganganay tayong lahat. Okay, sabi dito, yun nga, voice act. Ito muna po, yung sa Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Ito po yung Holy Spirit. Ano po? Then God said, let there be light, and there was light. No, God saw the light was good, and God separated the light from the darkness. So sabi dito, nakita niya daw na napakaganda ng ilaw na ginawa niya. So ginawa niyang araw, tapos ginawa niyang gabi, yung madilim. Pagkatapos, nagkaroon ng after ng overnight, yun na yung first morning, yun na yung unang araw. Ngayon, ang tanong dito, ito ba ay 24 hours? Di ba? Kasi wala naman nakalagay na kung 24 hours yan o ano, di ba? Pero usually, sa ating kinamulatan, 24 hours, no? Pero syempre, hindi mo nang pwedeng ibaksan Diyos eh. He can create nga nothing to something. Diba? So, kumbaga, that's close to impossible, pero kayang-kaya niyang gawin. Sige, move on tayo. Dito tayo sa chapter 6, 7. Okay, sino po magbabasa? Yan. Pastor Christine, kayo na po magbasa. Okay po. Verse 6, then God said, let there be an expanse between the waters, separating water from water. So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above the ang dami naman expanse na to. Okay. And it was so. God called the expanse sky.
Evening came and then morning, the second day. Ayan. O, tingnan natin, ano sa Tagalog yun? Tagalog. Tagalog. Sabi ng Diyos, karoon ng lawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. No? At nangyari ito. Yung expanse kalawakan. No? Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig. So, ibig sabihin po ng kalawakan, yung space between sa water at saka and sa sky. Sa sky. Opo, yun yung expanse. So, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan, nasa itaas, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ikalawang araw. Ngayon, John, ano naman yung napansin nyo? Pag wala naman kayo napansin, okay lang, move on tayo. Okay, alam ko hindi pa kayo sanay kasi kumbaga pag sinabing word for word, no, hihimayin natin isa-isa yung mga salita at doon na natin ibabato lahat ng tanong natin. Anong ibig sabihin nito? Parang sabi ni Tita Amy, anong ibig sabihin ng expanse? Di ba? Parang ganun. Kumbaga, anong implikasyon nito sa buhay natin? Anong pinaparating nito? No, kumbaga, parang naka-identify ako, merong alam ko yung kalangitan, alam ko yung tubig, no? Pero no, bakit ginawa ng Diyos na ganun? 'Di ba? So, sa palagay niyo, bakit ginawa ng Diyos yung kalawakan, yung tubig at saka yung sky, tapos merong space in between? Sa palagay niyo, kung kayo nga si Lord, anong plano niya? Naka-mute po kayo, baka nagsasalita kayo. Mag-unmute na lang kayo. Sa palagay niyo po, anong plano niya? Halimbawa, gumawa siya ng expanse o yung kalawakan, no? Kalawakan mula doon sa tubig hanggang doon sa sky. Anong plano niya? Anong gusto niyang gawin? Bakit gumawa siya noon? So ibig sabihin may plano siya, may naka-set up siya sa kanyang isipan, no, na gagawin. So, kumbaga, meron na siyang precept. Kumbaga, ang Diyos, hindi siya parang tumitira siya ng chess. Hindi siya basta titira lang kagaya ng ginagawa natin pag naglalaro tayo ng dama o chess, tira lang tayo ng tira. Siya hindi, meron na siyang preparation, anong next na gagawin niya. So iniisip niya, ah okay, kaya kailangan may expanse to, meron siyang space kasi sa tubig, diyan ko lalagay yung isda, lahat ng ano. Sa ibabaw naman, diyan lilipad yung sa expanse, diyan lilipad yung mga gagawin kong mga ibon, di ba? So kumbaga, meron na siyang plano eh. Kumbaga, alam niya na yan na may lilipad diyan someday na helicopter, na aeroplano. Kumbaga, alam niya na lahat 'yun. Ganun siya kasi ka talagang sobrang advanced na talaga kasi Diyos nga siya. Siya yung makapangyarihan sa lahat, di ba? O tingnan naman natin. No, sa chapter 9 hanggang 13. Ayan. Sister Pepot, kayo na pong bumasa. Ah, nakamute po kayo. Sorry po. Okay. Yeah. Then God said, let the water under the sky be gathered into one place and let the dry land appear. And it was so. God called the dry land earth, and the gathering of the water he called seas. And God saw that it was good. Then God said, let the earth produce vegetation, seed-bearing plants and fruit trees on the earth, bearing fruit with seed in it, according to their kinds. And it was so. The earth produced vegetation, seed-bearing plants according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. Evening came and then morning, the third day. So, ano na naman yung napansin nyo? Bakit siya gumagawa ng fruit na merong seed? Kasi pag yung seed tinanggal sa fruit, hindi naman natin kinakain yung buto eh, except sa butong pakwan, sa buto ng kalabasa, inunguya pag nanonood na sine. Pero
yung seed, ang purpose talaga is maparami uli yung fruit. So meron na naman siyang plano. Nakita niyo kung gaano siya ka-advanced. Meron na naman siyang plano. Ibig sabihin, ito yung ipapakain niya doon sa kanyang pinaka-importanting creation. Tsaka doon papakain niya doon sa mga hayop, di ba? So mapapansin natin dito, meron ng dry land, no? Yung earth at meron ng water na tinawag niyang dagat, di ba? So imagine nyo kung gaano kagaling mag-provide ang Diyos. Hindi ka pa niya ginagawa. Meron na siyang provide. May pagkain ka na. Hinahanda na po niya. Hinahanda. So talagang Lord the provider. Yes. Kasi ginawa niya kailan? Third day eh. E sixth day ka pa niya gagawin eh. Third day pa lang, niready ka na para may pagkain yung anak ko. Di ba po ganun? Minsan yung mga magulang, lalo na yung mga nanay, bago umalis sa trabaho, nihahanda niya muna yung mga baon ng anak niya. Diba? Kahit tulog pa yung anak niya. So, para pagpasok sa eskwela, ready na yung baon. Di ba? So, ganun yung tatay natin sa langit. Di ba? Sineset up niya na. Nire-ready niya na. Diba? Ano pa? Ano pa yung napansin nyo? Ano po? Healthy foods. Yes. Amen. Kasi vegetarian siya. Kasi tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Mamaya, mapapansin nyo, nung ginawa niya yung tao, ang sinabi niya, kainin nyo na lahat ng prutas at saka nung alaman. Wala siyang sinabi na kainin nyo yung mga hayop. Ang sabi niya, rule over them. At bigyan ng pangalan niya mga yan. Diba? Tapos sabi niya, rule over the animals. Hindi niya sinabing rule over Eve. Diba? Na kagaya nung ginagawa ng kultura natin na mas mababa ang tingin sa mga kababaihan kasi may konsepto na Adam supposed to be the ruler of Eve. Which is not true. Ginawa tayo in accordance with image and likeness. Ibig sabihin, pantay ang ating karapatan. Pantay yung pag-ibig ng Diyos sa lalaki at sa babae. No? So, kumbaga, dito, naka-prepare na, magandang, para sa magandang pangangatawan, di ba? So, tingnan natin, ano nangyari sa 14 hanggang 19. Kaapat na araw. Ayan. Tita LD, kayo na po magbasa. Then God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night. Nilawa na. Yes, they will serve as signs for seasons and for days and years. Mm-hmm. They will be lights in the expanse of the sky to provide light on the earth. And it was so. Mm-hmm. God made the two great lights, the greater light to rule over the day and the lesser light to rule over the night, mm-hmm. as well as the stars. Mm-hmm. God placed them in the expanse of the sky to provide light on the earth, mm-hmm. to rule the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. Mm-hmm. Evening came and then morning, the fourth day. Okay. Apat then na araw. Pang-apat na araw. Pang-apat okay. na. So, alimbawa, kung titingnan nyo yung... stop sharing. Titingnan nyo yung screen, no? Titingnan niyo mabuti. Yung screen ko. So, ano yung napapansin niyo? Sige. Mauna ka na, Sister Pepot. Ano napapansin mo pag tiningnan mo yung screen? Maliwanag, Pastor. Maliwanag. Okay. Kayo po, Sister Elvi. Shadow. May shadow. Ito. Shadow. Parang ganun, yeah. Di ba? So, how about you, Tita Fe? What do you observe? Unmute po. Ano yun, Pastor? Sa What do you observe sa akin, sa screen ko? Maliwanag. Okay. Bukod sa maliwanag po, ano pa po yung napapansin nyo? Sa screen ninyo, Pastor? Opo, sa akin. Sa akin, ito. Kung nasaan ako. Ano napapansin nyo? Yung background. Okay. Na, may background ako.
Mm-hmm. Yes, yeah. Pastor. How about you, Pastor Tin? Ano napapansin? Sa akin po, ano, clear kayo, malinaw. Malinaw, malinaw. Oh. Okay. How about you, Tita Amy? Naka-mute po kayo. Mute. Maliwanag, malinis. Malinis ang kapaligiran. Malinis ang kapaligiran, maliwanag. So pansin niyo, ilang beses binanggit yung maliwanag. Kumbaga, ano pa yung ano, binanggit? Shadow. Oo. Pagtingnan po natin yung isang bagay, no? Dapat titingnan natin siya nang hindi lang yung obvious. Kasi pag sinabi nating maliwanag, kaya nagkakapare-parehas yung sagot nyo. Kasi obviously, maliwanag. Diba? O kaya kulay puti, kaya mukhang malinis. Diba? Parang ganun. Pero sa totoo lang, tatanungin ko kayo ulit. Busog lang ay. Bukod doon sa mga napansin nyo kanina, ano pa yung iba nyong napapansin? Sige, ulit tayo, Sister Elvie. Bukod sa binanggit kanina. Bukod po sa binanggit kanina. Apo. Ano po, yung different colors. May different parang colors. Different colors. Hmm, okay. Different po yung meron pong white, meron siyang... meron kanina, po siyang difference, apo. Merong iba't ibang kulay. Okay. Iba't ibang kulay. How about you, Tita Pepot? Meron kayo, Pastor, enough space sa likod. May enough space sa likod. Okay, very good. How about you, Sister Amy? Nakamute po kayo. Ayan. Meron pong part na maliwanag na maliwanag. Merong parang hindi na masyadong maliwanag at saka may madilim na parte doon sa likod. Okay, okay. How about you, Tita Fe? Karagdagan po, bukod sa mga nasabi na kanina. Yung ibang parang monochromatic yung kulay ng background, Pastor. Okay, okay. Okay. Sige po. Okay. Monochromatic. Saka malinis. Malinis. Okay. So, pansinin niyo, bago ko tanongin si Pastor Tin, ilang beses na naulit yung maliwanag, malinis, and about color. Okay, Pastor Tin, ikaw, ano pang napansin mo? Wala, yung reflection niyo lang, Pastor, sa salamin niyo. kanina sinabi shadow, may naman reflection sa salamin. Those are all good observations, no? Kumbaga, you're trying to look at a certain thing and then lagi nyo nakikita kung ano yung obvious. Okay. Ibigyan ko kayo ng isa pang ako naman kung akong tatanungin. Ano napapansin ko? No, una, napapansin ko meron akong microphone na ito. Napansin nyo ba? Diba? Yeah. Tapos, yung salamin ko itim. Yung cup ko itim, t-shirt ko itim. Di ba? Tapos, merong word na pray dun sa wall. Di ba? Tapos, meron na nakasabit na tawag dyan? Parang picture frame or whatever. Di ba? Tapos, parang may mga libro sa likod. Di ba? Tapos, yung screen ko may pangalan, Jeff Padre Guiwa. Di ba? Tapos ang taba ng pisngi ni Pastor. Yeah. Ano yung napansin niyo sa mga observations na example sa binigay ko? Yun po yung mga bagay na hindi masyadong napansin kasi yung napansin nila yung malaki, yung makikita. Macro. Pero yung po yung mga mic, yung mga kasi parang ano, parang andyan na yan, parang ano po, ibang parang... Given na kasi yan eh. Parang, given na yan po. Oh, given na. Pansinin natin kung ano pa yung mas matalinhaga, mas parang, pansinin natin yung parang yung ilaw, yung ano yeah. Yung parang, kumbaga ano yung something na
kumbaga hindi masyadong general, parang ganoon. Okay. Looking back, i-share ko po ulit ha. Looking back sa pinag-uusapan natin, you need to use the same principle na ginamit natin, no, as we look to a certain thing or tinitingnan natin yung binabasa natin, na huwag natin palalagpasin yung obvious. Kumbaga, huwag natin paulit-ulitin na yung ilaw lang nakita natin, o pwede naman natin sabihin na may bullcrap, o kaya pwede natin sabihin na merong microphone. Kumbaga, dapat, pag tinignan natin yung pagbinasa natin yung salita ng Diyos, wala kang palalagpasing details. Kasi there is something always na pwedeng mensahe sa'yo. Itong mga detalye. Okay, parang halimbawa, sinabi natin kanina, ba napansin natin ah, may, ba't inuna yung fruits? Hindi muna inuna yung tao. Di ba? Okay, o bakit inuna naman itong ano? In day and night. No, ay itong sorry, itong dry land, di ba? So, pagka nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, lagi natin sasagutin yung tanong na bakit? No, kumbaga bakit? Ano pa ba yung dapat nating mapansin? Okay, practicein natin. Verse 20 hanggang 23. Subukan po natin ha, base dun sa prinsipyo na sinasabi natin kanina. Sige, Pastor, po. Pwede magtanong? Sige po. Di ba yung sa binasa natin kanina, yung verses before that, yung fourth day. Nga po. Kung dyan pa lang po, ginawa ng Diyos yung araw at ang buwan, mm-hmm, ano po ibig sabihin niya ng there was light dun sa first day? Anong klaseng light yun? Oo. Yes. Oo, magandang tanong yun. Kasi, ibang balikan lang natin ah. Okay po. Ito ah, sabi niya dito, formless at walang laman. At punong-puno ng kadiliman ang bumabalot sa dagat. Kumbaga ano yan eh, yung parang puro tubig. Hindi pa mako-consider na technically dagat, tubig lang siya. So, na-imagine niyo ba na madilim, puro tubig, eh di ba parang nakakatakot? Ito ah, kasunod. And the Spirit of God, no, was hovering the surface of the waters. Di ba? Sabi sa Biblia na darating ang panahon, hindi na daw kailangan ng araw, ang buwan. Yes, dahil maliwanag na po ang Diyos. Yeah, yung radiance niya lang. Di ba naalala niya yung transfiguration, yung radiance niya? Naalala niya si Moses nung bumaba doon siya sa ano, na hindi siya si Lord, ha? Pero nakausap niya lang, nag-reflect sa kanya yung liwanag ng Panginoon. Di ba? At kadalasan, napapansin niyo, lagi nasisilaw yung mga tao na kinakausap ng Panginoon, no? So talagang there's something about light. Sabi nga sa heaven eh, hindi na natin kakailanganin ang ilaw dahil ilaw pa lang ng Panginoon, sapat na. 'Di ba? So dito, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters, no? Yung dilim, no, yung dilim, kumbaga, nang dumating ang Panginoon, syempre ang dilim aalis dahil nandiyan ang Panginoon, maliwanag. Diba? So, nung sinabi niya na let there be light, no, and there was light, no, kasi siya yun eh. Siya yung liwanag na yan eh. Okay? So, maaari in physical form, no, gumawa siya ng ilaw dun sa araw, diba? Para lang masabi na merong araw na daytime. At saka sa gabi naman, yung ilaw ng araw nagre-reflect kasi ang moon opaque yan eh. Parang salamin, nagre-reflect lang yung ilaw. Pero wala talagang ilaw yung moon. Nagre-reflect lang yung ilaw ng ano ng araw, no? So hinati na, ginawa tong God called the light day and the darkness he called night. Pero nagsimula talaga yung ilaw sa kanya. Okay? Kumbaga, by physical form, no, na ginagamit natin ngayon, ay yan ay grasya ng Panginoon. No, hindi mo pa masasabi na kumbaga
hindi pa yan yung ilaw na may experience mo kasi pwede pa mamatay yan, pwede ma-diffuse ang araw eh. Ay, sabi nga ng mga scientists eh, after so many years, eventually magla-lights off ang araw. Kasi ang araw, considered siya, sabi ng mga scientists, ang pinakamaliit na star. So, ibig sabihin, nakikita pala natin sa langit, malalaking araw pa pala yun, parang ganun. So, na pwede siyang so burning siya, di ba? Burning gas siya, na pwede siyang someday mamatay. Pero yung ilaw ng Diyos, no, eh, hindi mamamatay kahit kailan. Kaya nakalungkot, di ba? Yung Egyptian, sabi nila, I am the son of Ra, di ba? Ibig sabihin, anak daw siya ng araw, di ba? So, kumbaga, yung araw, mauupos yan someday. Parang apoy lang na sinigaan yan, eh. Pero yung ilaw ng Diyos, kahit kailan, hindi mauupos. So, temporarily, ang ginagamit nating ilaw, no, ay yung araw. Pero, ang sinasabi talaga dito, no, siya talaga yung ilaw na dumapo doon sa tubig na napakadilim. Siya yung nagpasimula. Kumbaga. Okay. Anong asa na tayo ulit? Sa 20. Sa 20 po. 20. Okay. Base doon sa pinag-aralan natin kanina, yung pinag-usapan natin. Paano mo siya titingnan? Na pag binabasa mo siya, ano pa yung pwede mong makita? Ano po, yung nagsalita, bawat nagsalita po ang Panginoon. Sabi niya, God said, bawat po pagsalita niya, meron siyang nakikreate. Parang ganon. Okay. So, parang voice God activated. Said, opo, voice act. Basang God said, sabi niya, palagi po, let their water, kahit na, yung creation po yan, basta nagsalita siya, merong nagagawa. Very good. Tingnan niyo po ang difference, ha? Magsasalita siya, may mafo-form. May mafo-form, yeah. Okay, ikumpara po natin mamaya. Pagka gumawa siya ng tao, gusto ko kayo makakita. Anong ginawa niya para gumawa siya ng tao? At ikumpara niyo siya doon sa pinagagawa niya na sky, expanse, land, dry land, sea. Yeah. Kasi lahat 'yon, yung mga ano, yung mga hayop, mga dagat, lahat ng ginawa niya, pati yung ilaw, voice activated. Pero pagdating sa tao, hindi voice activated. Diba po, napansin niyo? Yes. Saka napansin nyo ba na kada last sentence may sinasabi siya? Ano yung sinasabi niya? Ito, i-highlight. Oh, good. It was good. Bakit sa palagay niyo yung sinasabi niyo, and God saw that it was good. Nakita niya at okay, maganda. Nag-a-approve siya. Sabi niya, okay to. Ganyan, ganun. Yung parang pag may ginawa kang maganda, aba, okay to. Okay tong ginawa kong to. Pasaya ako, parang ganun. Bakit? Bakit niya po sinasabi sa palagay niyo? Para pong perfect. Mm-hmm. It was perfect. Ibig sabihin, may satisfaction siya, di ba? Merong satisfaction. Yeah, kasi kapag may isang bagay na na-accomplish ka, masaya ka. Di ba po? Mm-hmm. So, comparison, doon sa nang ginawa niya rin yung mga tao, mamaya dadaanan natin, i-compare niya rin ha, kung ano yung sinabi niya. Sinabi niya bang, oh, that was good. Tingnan natin kung ano yung sinabi niya. Okay? So, binanggit dito, sabi niya, be fruitful, multiply, and fill the waters of the seas, and let the birds multiply on the earth. Okay? Evening came, and then morning, the fifth day. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya gumawa ng one-time, big-time, malaking population. He allowed the creations to multiply by itself. Tama po? Okay. Okay. Nakukuha na natin yung groove. Okay. So, okay lang yan. Nanganganay tayong lahat eh. Kasi gusto kong makuha nyo yung attitude na paano basahin yung Bible. Baga, paano nyo siya saliksikin. 24 hanggang 25. Ayan. Sister Pepot, pakibasa. Then God said, let the earth produce living creatures according to their kinds.
livestock, creatures that crawl, and the wildlife of the earth according to their kinds. And it was so. It was good. It was so. It was so. Okay. So God made wildfire of the earth. Yeah, it was so. So God made the wildfire of the earth according to their kinds. Wildlife. The livestock according to their kinds, and all creatures that crawl on the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Ano po daw yung ginawa? Tingnan sa Tagalog. Ano daw yung mga ginawa? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Kalabaw, leon, kambing, no? Maamo, maaamo, maiilap, malalaki, at maliliit. O may sinabi ba siya na para akong si Eliezer yan nito. Sinabi ba siya na gumawa tayo ng mababangis na hayop, di ba? Wala naman, di ba? Kasi pagdating na naman doon sa pagdating natin sa Revelation, makikita niyo naman na parang what? Darating ang panahon, no? Actually, sasabihin ni Isaiah 'yun eh. Darating ang panahon, no? Mapaprophesy niya na itong mga hayop na mababangis ay magiging maamo. Babalik doon sa original precept ng Panginoon. Nakuha natin. Kaya lang nagkaroon ng food chain kasi nga naging survival of the fittest. No? Kasama na nga tayo sa food chain. Although nasa top tayo ng food chain. Pero minsan, na-food chain tayo ng leon. Parang ganun. Or ng crocodile or alligator. Di ba? So sinabi niya dito, at gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya ng ito'y kanyang mamasdan. Ayan. Ano yung napansin niya na naman? Nasiyahan na naman siya. Sabi niya, it was good. Di ba? It was good. It was perfect. Masaya ako, sabi niya. Maganda, maganda. Diba? Tapos ang sabi niya, so may kompleto na tayo. Meron ng may pagkain na, may titirahan na, may dry land, meron ng may seas, diba? Meron liliparan yung expanse, meron liliparan yung mga ibon. Tapos gumawa na siya, sabi niya sa mga hayop, sige, magparami kayo. Diba? So hindi siya gumawa ng kumbaga siguro gumawa siya ng iba't ibang kinds, pero hindi yung parang isang million agad na leon, hindi ganoon. Kumbaga hinayaan niya magparami yung mga hayop. Okay? Tingnan natin sa 26. Ito na. Ayan. Sino po ang susunod na babasa? Tita Fe. Ah, naka-mute po kay Tita. Ayan. Okay na? Apa, okay na po. Then God said, mm-hmm. Let us make man mm-hmm. in our image mm-hmm. according to our likeness. Mm-hmm. They will rule the fish of the seas, mm-hmm. the birds of the sky. Mahirap basahin. What's that? The livestock. The livestock. The whole earth. And the creatures that crawls on the earth. Mm-hmm. So God created man mm-hmm. in his own image. He mm-hmm. created him in the image of God. He created them male and female. Okay, observation niya po. Ano pong observation niya? Kasi ibang basahin natin sa Tagalog. 26. No, sabi niya dito, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likain naman natin ang tao. No? Sinabi niya, natin. Natin, plural. Plural. Oh, ayon sa ating larawan. Okay, kung ano yung itsura natin, ganun din sila. Ano ba to? Physical na larawan ba to? Physical image? Or ito ba ay likeness in a sense na attitude, kabaitan, kagandahan? Ayon sa ating... Kasi pero ang wangis. Yeah, ano wangis, wangis parang ano. Image, wangis, physical. Likeness. Likeness. Oh, likeness. Physical. Parang ano. Kamukha. 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 Mm-hmm.
So sila ang namamahala sa mga isda, so caretaker. So ibig sabihin may promotion agad. Ito yung gagawin natin, tong next na gagawin natin, may promotion to. Hindi to basta-basta. Siya yung caretaker, manager, steward. Siya yung mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa yung papawid. At sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Wala sinasabing matapang, ha? Wala nang sinasabing mabangis, di ba? Pero kasi ang classification po ngayon ng hayop, kung hindi mabangis, mabait. Tupa mabait, leon mabangis. Pero wala sinasabi, lahat daw, maamo o iba, mailap lang, hindi masyadong lumalapit. Yung iba, maamo, parang mga aso, pusa, no? Pero yung iba, mailap, siguro gaya ng mga usa, di ba? Mailap yung mga yan eh. Or kaya malaki, may dinosaur, merong maliit na kuting, no? At sabi niya dito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ito na, sinabi na, ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Dito pala, kitang-kita na yung equality. Tama po. At sila'y pinagpala niya. No? Amaya natin masahin yan. Ano napansin niyo naman? Balik tayo sa English. Ano napansin niyo? Sa first part, then God said, ano napansin niyo? Plural. Plural. Bakit po plural? Making our image. Bakit po plural? Father, Son, and Holy Spirit. Yes. Tatlo sila. Apo, kasi meron po. Triune God. Holy Trinity. We have one God in three persons. In three. Three persons. So na, kumbaga, ni-reveal niya yung sarili niya sa tatlong persona. Para ganun. Pero iisa ang ating Diyos, no? Kung yes. paano natin iintindihin yan, tanongin natin si Lord pagdating doon, di ba? Pero ito yung lumalabas, no? Kumbaga, meron siyang kausap na parang sinasabing, tara, gawa tayo. No? Itong gagawin natin, kamukha natin. Okay, sabi ng ibang mga theologian, hindi yan physical attributes. Kasi yan just ang spirito. Hindi mo siya pwedeng i-box na, ano, no? Na tao. No? Pero ako naman, tinitingnan ko to na I would like to claim na ginawa ako in the physical attribute of God na ganito ang itsura niya pag nakita ko siya. Kasi, why? Hindi ko binabaksan, Lord, dahil, kumbaga, pag limited kayo, pag meron kang katawang tao o itsurang tao. Pero ang sa akin lang, ayoko naman kasing i-identify na ang kawangis ko ay unggoy. Kaya gaya nung sinabi ni Charles Darwin, di ba, na doon ako galing. Pero dito, sinasabi, kamukha ka niya. Ngayon ang tanong ko sa inyo. Unfair ba si Lord? Kasi may ginawa siyang maganda, may ginawa siyang pangit. No. Bakit po? Kasi may nakikita tayong sinasabi natin, ganda-ganda naman nun. Lahat po sa kanya, wala namang pangit at wala namang maganda eh. Amen. Pantay-pantay lang po eh, sa harapan. Ito ang naglagay ng standard ng ganda at pangit. Na may pangit at maganda. Sino naglagay? Tao. Tayo. Tao. Tayo. Tayo. Okay, halimbawa, classical Filipino. Pagpayat, maganda. Classical. Sa class Pinoy culture, pagpayat, maganda. Maganda. Paano na lang kami? Aray ko. Kapag ka-classic Filipino culture, kapag maputi, maputi. Maganda. Paano naman kami? Maiti. Ito nga naman yung kulay namin. Kaya nga, pagka sinabing matangos ang ilong, paano maganda. Naman yung paano na naman kami? Di ba kasi isipin nyo, sino naglagay ng standard? Ako po, isa sa mga napansin ko, itong standard na to, nabuo, nung lalo na doon sa colonization natin. Mahari kasi nung puro Pilipino pa lang inandito, sa Pilipinas, wala pang nagko-colonize sa kanila. Meron silang sarili na standard ng ganda. Nakuha nyo po. Kasi lahat brown eh. Pero meron pa rin silang sariling standard ng ganda. Pero
tayo, pag tinignan natin yung mga itim, di ba parang pare-parehas ang itsura nila sa mata natin. Pag tinignan natin yung mga puti, pare-parehas ang itsura nila sa mata natin. Pero since na-colonize tayo at nananalangin tayo sa Birhen na matangos ang ilong, maputi, mahaba ang buhok, then siya ang Diyos, nanay ng Diyos, yan ang standard ng maganda. Na kapag nakita mo si Jesus, naka-painting, na kapag yung, di ba, yung Last Supper, yung mata, pag tinignan mo, yung bata ka, sumusunod sa yung mata, parang ganun pag naglalakad. Tapos, blue eyes. Di ba? Blue eyes, ang tangos ang ilong, manipis yung labi, makinis yung mukha. Di ba? Yun yung naging standard natin ng gwapo. So, tayo yung gumawa. So, we discriminate one another base sa ginawa nating standard ng pangit at maganda. Here's the thing. Tama po si sister nang sinabi niya na hindi gumawa ang Diyos ng pangit. Nakuha niyo po. Kasi bakit siya gagawa ng pangit? Kasi magkokontra na naman yon doon sa kanyang claim na mabait siya, na righteous siya. Kung righteous ka, ba't ka gagawa ng isa lamang, isa hindi? Parang halimbawa, yeah. Bakit may mayaman? Bakit may mahirap? Eh kasi, maaaring yung mayaman, nagnakaw, or kaya saksakan naman ng sipag, kaya mayaman siya. Eh yung mahirap, baka naman kasi hindi nagtrabaho. So, kapag tayo kasi yung gumawa ng standard, ng socio-political at saka economic standard. No, hindi ang Panginoon. Kumbaga, siya willing siyang mag-bless. Paano daw tayo i-bless? Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things will be added unto you. Di ba po? Napansin niyo ba? Ako po, nung ako po yung high school, chemistry, meron akong teacher. Ang pangalan niya ay si Miss Amuraw. No? Sikat na sikat po noon si, naalala niyo si Zoraida Sanchez. Mm-hmm. Naalala niyo? Yeah, matalino yung pastor. Yeah. So, si UP Zora- yun ata, UP. UST. UST ba yun? Opo. Ngayon, si Zoraida Sanchez, sumikat yan doon sa Going Bananas. Sa may sitcom. Tapos, tuwing may pelikula, siya yung parang kinakatakutan or pinagtatawanan kasi she looks different sa standard natin. Sabi nung Pinoy culture, pangit si Zoraida. Okay? Yeah. So, yung yeah. teacher ko po, teacher ko ng high school, kamukha niya si Zoraida. As in, para silang magkapatid, parang kambal. Di, siyempre, namang mga high school na kaklase ko, lagi nilang niloloko pag nakatelikod yung teacher. Ang tawag nila, o yan na si Ma'am Zoraida. Di ba? Kasi nga, kamukha niya si Zoraida. Pero, may halong pagkukutsa, may halong pangaasar. Di ba? Pero sa totoo lang po, sa lahat ng teacher ko, no, hindi ko malilimutan yung pangalan niya, kasi sa lahat ng teacher ko, napakabait sa akin noon. Sobrang bait. Na naging teacher ko po siya nung third year high school. Nung fourth year, kasi po nung fourth year high school, graduate ako. Ako lang mag-isa. Walang pumunta sa bahay ng nanay ko. Nasa abroad yung tatay ko. Lasing, walang pakialam. So, para lang ako nanood ng sine. Pumunta ako dun sa, sa graduation. At nalulungkot ako kasi, nalilingid-lingid yung luha ko dahil nakita ko yung mga klase ko, niyayakap sila ng nanay nila, tatay nila pag bumababa na ng stage. Ngayon, wala na ako in-expect. Siyempre, sabi ko, pagkatapos nito, uwi na lang ako. Pero yung teacher ko na yon lumapit sa akin. No? Dalaga pa siya na niyakap niya ako. Sabi niya, congratulations. Sabi niya. At sabi niya, hindi ko malilimutin sinabi niya. Sabi niya sa akin, malayo ang mararating mo. Malayo nga. Nakapunta ako dito sa Amerika. Sa Amerika. Saksakan ng layo talaga. Di ba? Pero sa totoo lang, tuwing makikita ko po siya, ito yung gusto kong puntuhin eh. Hindi ko po nakikita sa kanya na pangit siya. Okay. Honestly, no, for some reason, niloloko na ako ng mga kaklase ko. Siguro girlfriend mo yan. Ano? Siguro crush mo yan. No? Kasi lagi kang mabait sa kanya, lagi kang magiliw sa kanya. At the same time, magiliw din siya sa akin. Tapos, kumbaga, kahit nahirapan ako sa chemistry, tinutulungan niya ako. So, kumbaga, saksakan siya ng bait na tao. Kahit kailan, hindi ko nakita siya na pangit. Bakit? Overshadow ng puso. Right.
Ganun po yung Panginoon natin. Mm-hmm. Hindi kanya tinitingnan na maitim ka, may pera ka, may ngipin ka, or kung sino ka man, kahit bakla ka, tomboy ka, kahit byuda ka, kahit sino ka pa man, tinitingnan kanya sa puso. Dahil simula siyang tumingin sa pananaw ng tao, yari na. Magkakaroon na ng discrimination. Pero siya, yan, anti-discrimination ang Panginoon natin. Kaya nga, kasi siya, kasi hindi niya pwede kasi baliin yung kanyang prinsipyo eh. Kasi nakasulat, created in his own image. So, sinungaling ka na nun kasi gumawa ka ng pangit. Kaya lumalabas, wala talaga siyang ginawang pangit. Pantay-pantay. Tayo lang ang naglagay ng standards ng pangit. Kasi imagine niyo po ah, ang maganda sa ating mga Pinoy, maputi, matangos ang ilong. Ano pa ba? Maputi, matangos ang ilong, matangkad. Okay. Slim. Lahat po ng European, kasi pagdating natin dito, mapapansin mo yan eh. Lahat ng European, lahat ng mga Americans, lahat naman sila maputi, matangos ang ilong, mas matangkad sa atin, di ba? Pero, madami pa rin sa kanila, they find themselves na pangit. Paano nangyari yun? Di ba? Paano na kami kung pangit ang tingin mo sa... Meron pa nga nagpapakamatay, meron pa nga nagpapatabas ng ilong dahil sobrang tangos ang ilong. Di ba? Kumbaga, paano na kami? So, ano na itsura namin kung napapangitan ka pa sa sarili mo? So, ibig sabihin, ang tao, wala talaga siyang kasiyahan. Kasi, di ba, pansin nyo naman, yung nagpa-retoke, talagang retoke lahat. Pagkatapos, hindi na kontento, retoke na naman. So, kumbaga, it is a matter of ano yung ano natin, ano yung nakakapagpasaya sa atin. Di ba? So, ano yung standard natin? Tayo yung nag-create ng lahat ng yan. So, ang Panginoon, pantay-pantay ang tingin ko sa inyo lahat. Kasi mahal ko kayo. Katulad, Pastor. Apo. Katulad din yan sa isang magulang. Katulad ko halimbawa, Pastor. Amen. Lahat ng mga anak ko ay maganda kahit napangit sa iba. Uh-huh. Kasi mga anak ko sila. Yeah. Sa tingin ko sa kanila, maganda kahit na pangit. sa panlasa ng iba, kasi sasabihin naman kasi ng ibang tao eh. Meron kang limang anak, tatlong anak o ilang anak. Tapos lagi ang ibang tao nagkukumpara. Sabihin niya, yung anak mong yan, mas mapusyaw-pusyaw yung anak mong yan, yung bunso, kaysa dun sa ano. Yung anak mong yan, mas maganda yung ngipin. Sila yung naglalagay ng standards. Pero sa mata mo, bilang yan. Wala naman yun. Wala sa'yo yan eh. Mahal mo sila parehas eh. Yeah. Parehong maganda. Parehong sa paningin niya po, parehas na maganda. Di ba? Kumbaga sa lahat. Sa actually, sabi nga, may kasabihan eh. Even though you have a face, only a mother can love. Di ba? So, kasi nga ganun eh. Yung puso ng magulang, ganun din yung puso ng Diyos. Kahit sabihin na iba na kakaiba ka, hindi ka nag-fit dito, hindi totoo yun. Kasi, yung pong ibang true. Sinasabi po ng ibang parents kasi sinasabi ko po rin sa alaga ako kasi tatlo pong generation na sila. Sabi ko kasi pareha-pareho silang magaganda because they came from you, sabi mo sa kanya. Just like sa ating Panginoon, we came from God. That's why we are all beautiful. Mm-hmm. Di po ba? Yun rin yun ang ano, yun ang pinakaano doon. Walang pa. In fact, uso ngayon yung mga yung duduraka tapos papasen mo para malaman mo yung DNA mo kung sa kagaling China or di ba? Uso ngayon yun eh, yung DNA test. Ancestry, parang gano'n. Ancestry, parang gano'n. Pero hindi naiintindihan ng tao. Gusto nila kasi na i-classify sila na ay, meron akong 10% European. Meron akong 5% Chinese. Pero ano mo yun? Gusto mo maging chapsoy pero isang DNA meron ka lang. Ang DNA niya, pag binuksan ka, DNA ng Diyos, parehas kayo. Right. Yun yung totoo nun. Di ba? Kasi balikan natin, paano ginawa ng Diyos ang tao? Tingnan natin ha. Paano ginawa ng Diyos yung tao? Ayan. So sabi dito, ayan, sige. Sister LV, magibasa po. Hi, Sister Lenlen. Nandiyan pala si Sister Lenlen. Hi. Sabi po, God bless them and God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Rule the fish of the sea, the birds of the sky, and every creature that crawls on the earth. God also said, look,
I have given you every seed bearing plant on the surface of the entire earth and every tree whose fruit contains seed. Mm-hmm. This will be food for you, mm-hmm. for all the wildlife of the earth, for every bird of the sky, and for every creature that crawls on the earth, everything having the breath of life in it. I have given every green plant for food. And it was so. God saw all that he had made, and it was very good indeed. Evening came, and the morning, the sixth day. Okay. Hanapin niyo yung mga words na kakaiba kumpara doon sa ginawa niya before yung tao. Sige nga, hanapin niyo yung mga words na kakaiba. Bigyan ko kayo ng example. God blessed them. May binanggit ba doon sa mga una na, okay, gagawa siya ng hayop. God blessed them. Wala naman, di ba? Pero dito, God blessed them. Sinabi nila doon sa hayop, be fruitful and multiply. Sinabi niya rin sa tao yan. Pero sabi niya dito, God blessed them. Diba? Ano pa? Ano pa yung napansin niyo? It was very good. Yes. Okay. Sana hanapin natin yun. And it was very good. Very good indeed. Ano sinabi niyo sa mga nauna? Anong sinabi? It was good. It was good. Oh, pero was it very good indeed dahil nakagawa siya ng tao? Pero sinabi kasi dito, ha, sabi niya, God saw, kung bubuin natin, God saw all that he made. Sa Tagalog, nakita niya lahat. Very good. Nakita niya lahat ng ginawa niya. Hindi niya lang pinapatukuyan na, ah, okay, gumawa ko ng tao, sinabi niya, it was very good. Compared sa iba, sinabi niya lang, it was good. Pero dito sinasabi, malinaw, lahat nakita niya, in completion, buo na lahat. Kaya sinabi niya, it was very, very good. Indeed. Ngayon, bakit noong pagdating ng tao na buo niya, doon lang siya nagsalita ng, sabi niya kasi, ay, ang ganda, ay, ang galing. Pero nung nabuo niya na yung tao, idinagdag niya doon sa mga creation niya, kumbaga yun yung cherry on the top, parang ganun. Sabi niya, ang galing-galing, ang ganda-ganda. Di ba? Super ganda, super galing. Parang ganun sa lingwahe natin. Kumbaga, we complete yung idea ng Diyos na paraiso. Okay? Ito na yung mga mamahalin ko. Kasi special to, ginawa ko to in accordance with his image and likeness. Okay, pag-aaralan natin next week na kinuha niya sa... Kasi doon i-detail paano niya ginawa yung tao. Eh. Kasi dito sabi niya, created him in the image of God, created them male and female. Hindi naka-detail kung paano. Sa chapter 2, dinetail kung paano niya ginawa. No? Sabi doon, kung paano niya ginawa, kumuha siya ng putik, mud, finorm niya. Pagkatapos, binugahan niya ng breath of life. Okay, sabi natin kanina, comparison doon sa mga ginawa niyang hayop, dagat, bundok, sky, mga ibon, mga isda. Ano ang comparison ng dalawa? Di ba sabi niyo yung unang anim na araw, anong ginamit niya? Voice activated power. Voice activated. Opo. Let there be, let there be. Okay, tingnan niyo yung scenario. This time, hindi voice activated. Nasa comfort of heaven ng Panginoon. Footstool niya lang ang earth. Pero ginawa niya, nag-bend siya. At hinayaan niya madumihan yung kamay niya. Saka siya nag-mold. Hindi niya lang siya nag-mold. Pagka-mold niya, binugahan niya pa ng breath of life. Ngayon, okay? Siyempre, walang COVID si Lord. Kahit bugahan ka niya, eksakto yan. Meron ka breath of life. Kumbaga, imagine ninyo, di ba? Kung paano yung kanyang effort. Sobrang effort. Kasi pwede niya namang gawin eh. Di ba sabi natin from the beginning, he can create something from nothing. Pwede naman voice activated, let there be light, let there be ganito, let there be ganyan. Lahat gumagalaw eh. Lahat nagkakaroon. Biglang, pong! Diba? Lumalabas. Pero this time, bumaba siya. Nakuha natin, nag-ano siya, nag,
nag-effort. Dinumihan niya yung kamay niya, nag-mold siya, tapos binugahan niya pa. Now tell me, kung hindi ka talaga special. Diba? Kasi if you feel like na people are telling you na hindi ka special or kakaiba ka or mas maganda siya or mas gwapo siya or mas matalino siya, whatever, lahat tayo special. Meron tayo. Kasi sa totoo lang, ah, halimbawa, pagdating sa talino, pag-usapan natin, itong problema ng sistema ng academics natin. Halimbawa lang, lalong-lalo na sa Pilipinas, ang kinukonsider talaga nating matalino, magaling sa academics. Sa eskwela, para sa ating mga Pinoy, ang matatalino, kinukonsider natin, magaling magkabisado, magaling sa mathematics, di ba? Magaling sa language, di ba? Kapag ganyan ang bata, kinakategorize natin yan na highly intelligent. Okay, here's the thing. May mga bata na hindi sila magaling sa academics. Pero, meron silang taglay na ibang galing na hindi kaya ng academics. Kasi napansin ko yan, eh. Nag-reunion po kami 10 years after ng high school. Isang bagay na napansin ko, yung ibang matatalino namin na sa academics, hindi sila ganun ka-successful sa buhay. May mga trabaho sila, pero hindi sila masasabi mo yung successful na yung sinasabi ng mundo, ha, na may pera, mayaman. Tapos meron kaming mga hindi namang matatalino na nangungopia lang sa'yo nung araw, nung high school. Sila yung, kasi magaling sila sa pagmimekaniko, nakapagpatayo sila ng talyer. Ang tawag nga sa kanya, Doc. Sabi ko, paano ka naging doktor? Nangungopia ka lang sa akin nun, ha. Sabi niya, Doc, kasi akala ang lahat ng kliyente ko, dahil sa sobra kong gumawa ng galing kong gumawa ng sasakyan, tinatawag nila akong Doc kasi napapagaling ko daw yung mga sasakyan nila. So may mga talyer siya, may mga branches na nga siya. So siya, in a sense ng mundo, successful siya, di ba? So ibig sabihin, may tinatawag na kaya natutuwa ako na uso yung multiple intelligence, eh. Kasi dito sa Amerika, ina-acknowledge yung multiple intelligence. Na kapag nakita nila yung bata magaling sa sports, football, basketball, baseball, at mahina sa academics, hindi na pinipressure sa academics. Pinupush ko siyang magaling. Sa atin, sa Pilipino, etong problema. Paano kapag ang intelligence mo, animal husbandry? Paano ang intelligence mo, agriculture? Paano ang intelligence mo, woodcraft? O kaya mechanical? Kasi sa totoo lang, ako po hindi po ako handyman. Pero mataas ang mga respeto ko sa mga handyman, eh. In fact, inggit na inggit ako sa mga handyman. Kasi yung mga handyman, pag finigure out lang nila, alam na nila yung solusyon. Sa totoo lang, inggit na inggit ako. Kasi ako kahit na maghapon ako, imagine nyo, ha, maghapon ako, may tatanggalin lang akong tornilyo sa motor. Hindi ko matanggal. So ganun ako ka-frustrated. So pero yung iba, hindi, walang isip-isip, tingnan niya lang 'yan. Alam niya kung paano tatanggalin at ito po nakakatuwa. Pag natanggal ko, hindi ko kayang ibalik. Sirani ko ako, eh. Pag natanggal ko na, hindi ko na mabalik. So pero yung mga merong intelligence sa ganyan, makita lang nila yung diagram, makita lang nila yung ano, alam nila yung parang yung biyanan kong lalaki. Yung electric pan na patay, binubuhay. No? Sir, mamaya na babae, sabi po kasi. So, kumbaga, ang siste, kaya na, meron tayong iba't ibang gift, eh. Diba? So, siguro sa ibang area naman na kaya kong gawin, hindi naman magagawa ng iba. Parang ganun, eh. So, ibig sabihin, fair ang Panginoon. Kanya-kanya. Yeah, napansin niyo ba yun na meron kang nagagawa, hindi nagagawa ng iba. Pero meron naman siyang nagagawa na hindi mo kayang gawin. Kasi po meron po akong kasama sa... Pastor, nawala ang voice mo sa akin. Nawala po. Hello? Nawala po. Ba't nawala? Naririnig niyo ba ako? Naririnig ka namin, si Tita Fe. Sa akin nawala ang voice. Naririnig ka namin, Tita Fe. Yes. Imagine niya. Labasa ko muna. Labasa ko. Apo, tapos mag-ano kayo. Imagine niya, meron kaming kasama sa church. Bulag siya.
Ang galing niyang mag-gitara. Ngayon, meron kaming event na walang mag-gitara. So ako medyo may konti akong konting-konting kaalaman. So sabi ng ano, sabi ng pastor namin, ikaw na lang pagtsagaan ka na namin kasi walang gitara eh. Eh di ano, sa sobrang hiya ko, practice ako ng practice. Tapos dumating na yung bulag namin kasama sa church. Tapos ano ba yung tutugtugin? Sabi niya ganoon. Tapos sabi niya, ah sige, okay na yan. Tapos wala siyang practice, sinugtog niya, ang ganda-ganda ng lumabas. So sabi ko sa kanya, na nagkukwentuhan kami habang kumakain kami, sabi ko, alam mo, nainggit ako sa'yo eh. Sabi ko sa kanya, ipagpapalit ko lahat, makuha ko lang yung galing mo dyan sa gitara. Sabi ko ganun. Tapos alam niyo, nung sinagot niya ako, naiyak ako, sabi niya, ipagpapalit ko naman lahat, makuha ko yung paningin mo. Sabi niya ganun. Di ba? Kasi kulang nga siya sa paningin eh, di ba? At saka sabi niya, lagi akong nakikinig sa'yo pagka nag-ano tayo. Sabi niya, pagpapalit ko lahat, magpalit tayong dalawa. Sabi niya, matras na ako eh. Parang ayoko na magpapalit. Kumbaga minsan, hindi natin na-appreciate yung binigay sa atin ng Diyos. Lagi tayong nakatingin doon sa iba. Di ba? Samantalang, sabi niya, in accordance to my image and likeness. So walang ginamit na, wala siyang ginawang palyado. Di ba po? Anong sa palagay niyo doon? Anong masasabi niyo doon? No, sa meron po tayong kanya-kanyang gift. Mm-hmm. We have our own gift po. Bawat isa po sa atin, meron pong kanya-kanya tayong talent na ibinigay ang Panginoon sa atin that we can use. Mm-hmm. So, kaya po ganun yung ano, yung iba, bulag, tas nakakapag-play, tas tayo hindi, yung ganun. Mm-hmm. Kasi lumalakas din siguro yung ano nila eh. Kasi pag nawalan ka daw na isang sense, lumalakas yung ibang sense mo. 'Di ba parang ganun. Kasi minsan pumunta kami sa ano sa bahay ng iba. Sakita namin ang daming nakakalat na martilyo, lagare, ganun ganyan sa garahe. Tapos sabi nung asawa ko, "Nako, ano, ang ganda-ganda naman ng ginagawa mo." So madumi, tapos may mga ano pa 'yan, parang niliha pa. So madumi yung pagkakagawa, nakatambak doon. Tapos pero na-appreciate na asawa ko na, "Nako, ang ganda ng ano." Kumbaga talagang ang sipag ng asawa mo, gano'n kasi naayos niya. Pero ako, sa akin naman, iba naman yung kalat ko. Yung kalat ko, libro, yung kalat ko. Kumbaga, parang gano'n din, tinagtatrabaho ako, pero mas na-appreciate niya yung nagkakarpintero o kaya nagbabaklas ng electric fan, mga gano'n. Kumbaga, dun pa lang sa pananaw na yon, parang mas... Meron na tayo kagad na biases. Kasi pag tinignan natin yung Panginoon, wala siyang biases eh. Nakatingin siya lagi sa puso eh. Kasi siya yung creator eh. Nilagay niya yung DNA niya sa atin. So ibig sabihin, walang sablay. Lahat okay. Di ba po? So, kayo, mga inputs sa chapter 1? Bakit... Ano yung take home, take away question sa mga binasa natin ako sa chapter 1? Ako po may tanong. Apo. Ako na naman eh. No? Sorry po ah. Okay lang. Kasi, baka lang po kasi may sagot kayo. Mm-mm. Parang may... Parang Elisa Rian. Sorry ano ah. May tanong, may sagot. Okay. Kasi syempre iniisip ko rin na ayan na pag may dumating na ng mga youth, mga young adults, baka i-question nila to at wala akong maisagot. Oo, tama na. So, parang may kadugtong din siya nung sinagot ni Tita Amy kanina na, 'di ba yung sabi niya, kung Lord gagawa siya lahat ng tao mabuti, parang ganun, 'di ba? So parang ang pumasok naman sa isip ko, eh di ba ang naging masama naman is anghel. Si Lucifer. Mm-hmm. Una kong tanong, kailan ginawa yung mga anghel? Well, kasi baka maitanong ng mga kabataan yan. Uh-huh. Walang nakasulat sa Bible. Hindi naman nakaspecify kung kailan talaga ginawa yung anghel. Pero, like, I don't know. May sagot ba kayo dun? Well, ang siyempre, ang sagot niyan, dalawa.
pwedeng prior, para ano yan eh, post-millennium at saka pre-millennium, parang ganun yan eh. Pwedeng prior niya ginawa, pero pwede niya rin ginawa yan na after na ng tao. No? Pero ako, ako lang, ha, sa akin lang, I might be wrong. Kasi nga wala naman nakasulat eh. I might be wrong. Pero ako tingin ko, prior. No? Kasi, bakit? Bakit ko sinasabing ganun? Kasi buo na yung envy kay Lucifer. Kaya po, so, di ba, nandun na siya sa, ginawa niya na yung mundo, andyan na yung heaven, tapos, kumbaga, kung ginawa niya yung angel na yon after ni Adam at ni Eve, kumbaga, well, possible pa rin naman may envy, pero, kumbaga, para sa akin, nag-brew na eh, nag-brew. Kumbaga, nandun na yung envy, kasi yun ang unang kasalanan talaga eh, yung envy, yung inggit eh. Inggit siya sa Lord kaya gusto niya sirain yung creation ng Lord eh. Kasi gusto niya palitan si Lord, which is hindi naman pwede dahil hindi naman siya enough yung kanyang kapangyarihan. So tingin ko lang, I might be wrong, pero sa akin, tataya ako doon sa prior. Yes. Prior. Ewan ko. Kayo, sa palagay niyo, actually napakagandang tanong yan. Wala naman tama or mali kasi wala naman tayong babasihan, di ba? At saka magandang pag-usapan yan. Pero maganda, basihan nga natin na ano na siya. Kasi parang lumalabas, buo na yung desisyon niya eh. May pagkamali dito na naman natin. Kasi kung newly created ka lang, siyempre medyo observe ka muna. Hindi, buo na siya eh. Maldita na eh. Kumbaga, alam mo yun, parang eto na, alam ko na ang gagawin ko. Sisirain ko itong mga to. Magkakaroon ng original sin. Di ba? Parang may ganun na. Meron na siyang buong plano eh. Di ba? And kung baguhan ka, hindi ganun kabao-abo ang plano mo eh. How about the others? That's just a point of view. I might be wrong. How about the others? Kasi tingnan natin iba, baka naman mas maganda yung paliwanag. Iba po, sa palagay niyo? Ako po, Pastor, agree po ako dun sa sinabi niyo. Prior sa creation ng Panginoon sa kay Adam, kay sa first na tao. Nandun na po yung mga ano, nandun na po yung angel or meron na pong ganun. At saka isa po pong palang basihan, he created the heavens, di ba? Opo, opo. Kasi parang meron na po kasi kaya nagkaroon ng envy eh. Kasi ayaw nga nang meron siyang kahati. Opo. Parang ganun. Ayaw niya na meron siyang kahati. So, nagkaroon ng envy. So, yun po yung lumaki. Kaya nagkaroon ng aklas. Aklas. Yeah. Revolt. Opo. Yun po yung nakita ko doon. Hindi na rin na. At yan din po ang cause sa mga world wars. Yeah. Envy. Envy, yeah. Karoon ng envy. Greed. At yan din ang cause ng mga split up ng churches. Envy. Envy. Greed. Di ba? Mga organizations, yan din ang cause. Yan talagang tinanim ni devil. Pero come to think of it, coming from the point of view na, okay, si Lord, nasaan siya? Siyempre, nasa heaven siya. Meron na siyang tirahan. Gawin lahat to. Nakaset up na siya. So, prior doon sa kanyang plano na gumawa ng 7 days, diba? So, ibig sabihin, nakaset up ka na, maring nagawa mo na yung angel kasi part yan ng worship team mo eh. Parang ganon. So, that's possible, no? Pero tingnan din natin yung kabilang perspective. Baka rin naman tama, diba? Pero it doesn't matter kasi naman it will not affect your salvation. Pero the thing is, maganda nga yan kasi itatanong yan ng mga kabataan for sure. Maniwala ka, lahat na ng inabot ko. Tatanong. Kakaiba. Kakaibang tanong. Kasi po, okay, if like God created man to his image and likeness, ibig sabihin yung mga anghel hindi according to his image and likeness. Base doon kasi pag binasa mo, halimbawa, mag-pick tayo ng isang angel, si Gabriel. Diba? Mm-hmm. Kasi si Gabriel lagi na utusan, messenger. Messenger. Uh-huh. Do not be afraid. Ano ba? Zachariah, uh-huh. Do not be afraid, Mary. Do not be afraid, Joseph. Siya lagi na utusan eh. Pero anong itsura niya? Tapos yung dalawang anghel na sabi, oh, hinahanap niyo ba si Jesus? Nag-ascend siya sa heaven. Pababalik siya, magdi-descend siya in that manner. Anong itsura nila? 2 men. Sabing ganun, di ba? So it might be
it might be na hawig natin sila, pero obviously, spirito ang mga ito. No? So, or maaaring nagkakatawang itsura natin dahil nandun sila sa area natin. I don't know. No? Pero, in a sense, ako ang naisip ko lang, base sa naabot ng aking kakayahang isipin, hindi ko naman talaga kayang isipin. Kaya iniisip ko na lang na siguro pagdating natin doon, ganito pa rin itsura natin, 30-year-old body, maganda, maayos, masigla, and then probably we'll see angels. Siguro maring somehow may pareha sa atin. I don't know. Pero yun lang kasi kaya kong isipin eh. Kasi ang problema kasi pag inisip po ng inisip, diba, manipis na yung line sa insanity. Dahil hirap kasi talaga yun, sa totoo lang eh. Yes. Diba? Kahit alimbawa mag-Bible school ka, parang yung iba parang hirap na ano eh, hirap na puntahan doon sa area na yun dahil lumalagpas na doon sa ano sa mundo mo, parang ganun. So kumbaga kunin mo lang yung mga bagay na makikinabang ka at hindi mo naman talaga kayang i-explain lahat. No. Pero ang maganda sa Bible study, pwede magpaliwanagan. Diba? So pwede nating magbigay ng kuro-kuro. Diba? Okay. Siguro last question na. No oras ba? 10 o'clock. Okay. Kasi 'di ba? Okay. Everything was good. You know, and then yung sinasabi niyo kanina free will, 'di ba? Mm-hmm. Eh kung hindi naman po kasi ibinulusok ng Diyos si Lucifer sa earth. Mm-hmm. At naging serpent siya. Hindi naman matitempt si Eve, 'di ba? So parang kumbaga naisip ko lang kung hindi nangyari 'yon, ang magiging freedom of choice siguro ni Adam tsaka ni Eve. Hmm. Yung mga simpleng bagay, ano bang kakainin ko ngayon? Apple o mango? Ano bang gagawin ko ngayon? Matutulog ba ako o mag-aalaga ako ng hayop? Yung mga ganun kasimpleng mga ano lang na parang lahat mabubuti. Walang masama. Okay. Ganito, parang ganun. May maganda akong narinig na tanong din, no? Tinanong sa Bible study. Ano yan? Tugma doon sa tanong ni Pastor Tim. Nalimutan ko tuloy. si Adam, tumatanda na ako, nalimutan ko tuloy. Ulitin mo kasi doon ko i-connect eh. Okay. So kung hindi dumating si Lucifer or si Satan sa earth, yung freedom, yung free will ni Adam at saka ni Eve, yung freedom to choose nila, so it's just gonna be everything na mabuti. Parang ganun. O ano bang ipapangalan ko dito? Aso ba o pusa? Parang ganun. Yun, naalala ko na yung tanong. Okay. Ito, sabi, halimbawa, hindi nagkasala si Adam at si Eve. Ayan. 1995, wala pa rin nagkakasala. 2021, wala pa rin nagkakasala. Halimbawa lang, halimbawa. So, from Adam at kay Eve hanggang sa atin ngayon sa present time, do you honestly believe, no, base dun sa nagtanong, do you honestly believe na wala talagang magkakasala? It might, maaring makalusot si Adam at si Eve, pero maaari na merong bumigay sa dinami-dami ng tao at mag-create ng original sin. That's very possible. Here's the thing. It's because of the free will. Okay? Kasi, sabi natin, okay, sige, eh kung hindi mo naman Lord kasi, kasi halimbawa, judgment throne, di ba? Kasi mag-aano tayo, ay abogado natin yan, lahat itatanong natin kay Lord. Dito kasi, i-reveal niya lahat eh. So, syempre, aabogaduhin natin to si Satan. Sabi natin, Lord eh, wala naman sana kaming problema. Ang problema, binato mo tong si Satan, pinaalayas mo dun sa heaven mo, ngayon, itong tao na to, tinempt niya. Ay, itong si Satan, tinempt niya si Adam at si Eve. Okay, ang itatanong sa atin ni Lord, bakit nagpatemp si Adam at si Eve? Yeah, para may classic na tanong na doon sa seminar namin dati. Sabi nung nagkakandak ng seminar, kasalanan mo ba na maging mahirap ka, na ipanganak kang mahirap. Diba? Tapos sabi niya,
hindi mo kasalanan eh, panganak ka mahirap. Kasi by default, yan yung parents mo. Pero kasalanan na mamatay ka ng mahirap. Kasi ibig sabihin, wala kang ginawa dahil hindi mo ginamit yung free will mo. Parang ganun. So ibig sabihin, maaring dumating si Satan anytime. Kung gagamitin mo yung free will mo, susunod ka sa kanya, then mapapahama ka. Pero kung gagamitin mo ng tama, maaring hindi naman. Right. So, kumbaga, sa atin pa rin, pwede natin i-blame si Satan, pero babagsak sa atin pa rin. Kasi tayo pa rin yung magdi-decide eh. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, parang pwede natin sabihin na, eh, kaya lang naman ako ganito. Kasi yung tatay ko, ganito eh. Diba? We can blame him or her kung sino man, pero darating ang punto, ikaw pa rin naman nanagot. Kasi tandaan nyo, ang salvation, personal. Hindi right. By group. Hindi by group yan. Hindi by family. Kumbaga lahat yan, individual, personal. So ikaw pa rin naman nanagot. Diba? Pwede sabihin na, hey Lord, pinato mo eh. Natempa ko. Diba? So babalik pa rin sa iyo. Ba't ka natempa? Narang ganun yan. So, okay. At mahaba-habang usapan. Bago tayo magpaalam, wala na bang tanong, suggestions, comments, or any take-home or anything bagay na tumimo? Pastor, patanong. Sige pa. Nung ginawa ni Lord yung heavens and the earth, kasama na rin dun yung mga, ano, yung mga planets, mga ganyan. Mga stars, kasama na yun. Apo, that's very possible, no? Na kumbaga kasi ang tinutukoy niya pag sinabing earth, ang limited thinking natin, yung bilog na earth na kung nasan tayo. Sinabi niyang expanse or kalawakan, ang iniisip natin yung space between doon sa dagat at saka doon sa ulap. Pero it can also be kalawakan in a sense na kalawakan, outer space. Pwede rin sinabi na madilim, alam niyo, doon sa outer space. Kumbaga, possible din na nung ginawa niya yung Earth, sinabay niya yung ibang planet. Planets. That's part of the sun. Part of the solar system. Kasi may gamit yun, no? Kahit hindi pa natin masyado natutuklasan kung ano ba yung mga gamit nun. Pero syempre, obviously, yung stars, yung moon, yung sun, alam natin. Na may gamit sa mga yan. So, ang tanong lang is, ginawa niya ba yan? Obviously, ginawa niya yan. Eventually, marireveal naman sa atin yan eh, na anong purpose nito, ba't mo ginawa? Alam na natin yung sun, moon, star, pero yung iba, alam mo yun. So, ayun. Anything else? So, ang gawin natin, next meeting sa chapter 2, no, ang assignment natin, basahin nyo na yung chapter 2. Maikli lang naman yan eh. Tapos, i-list down nyo na lahat ng question. Ang mga tanong. Tapos, i-list down nyo lahat ng mga keywords na makikita nyo. Okay? Na in comparison na bakit ganito, in comparison dito, iba. So sabi ko nga, pag tiningnan nyo, dapat makita nyo rin yung sombrero, makita nyo rin yung itong microphone. Kumbaga hindi lang yung liwanag, hindi lang shadow, pero buo nyo siyang tingnan. No, kahit na minsan, hindi naman siya importante, importante pa rin na asahin natin at alamin natin. No, para, ano, kasi magkoconnect-connect lahat siyan eh. No, ang problema kasi sa Bible, pag binasa mo, hindi naman siya buo yung karunungan. The more ka nagbabasa, unti-unti magre-reveal yan. At magiging testimony niya yan someday. Na, oh, ngayon ko lang naintindihan. Kasi ako, madami akong ganun eh, mga wow moments. Na, kumbaga, ah, okay, kaya pala ganun. So, yun ang gagawin natin. Tapos, ang gawin natin, per verse, no, isa-isang, ikaw yung, sa palagay mo, ano yung nakita mo dyan? Parang ganun. Tapos magbibigay tayo ng ano, mga questions. Una ako muna yung magtatanong, tapos kayo na may magtatanong. Tapos basihan natin kung anong sinabing salita ng Diyos. Okay? So basta importante, sa chapter 1, ginawa niya tayo in accordance to His image and likeness. Bago niya tayo gawin, pin-repair niya muna lahat ng gagamitin natin, titirhan natin, pangailangan natin, pagkain natin, kasi mahal niya tayo. Hindi siya gumawa lang noon dahil nasasayahan siya, kasi meron siyang bigger plan. Pin-repair niya to para ibigay dito. Sino to? Yung ginawa niya
na kung saan sinabi niya lang activated voice lahat ito. Mangyayari, mabubuo. Pero ito, special kong gagawin, yung may image and likeness, padudumihan ko yung kamay ko. Hindi ko lang padudumihan, magpapagod pa ako. Hindi lang ako magpapagod na hulmahin to, bubugahan ko pa ng breath of life. So, special na special sa akin to. So, bago to ko buuin, nabuo ko muna lahat ng pangailangan niya. Meron na siyang irurul, meron na siyang pagkain, meron na siyang tirahan, may maganda siyang paradise, at napakaganda ang plano ko. Yun lang. Pagdating ng chapter 3, yun na yung fall of man. Ay, malalaman natin na ano nangyari kay, ano, kay Satan. Bakit niya ginawa yun? Bakit naman din pumayag itong dalawa? So, nagkasisihan pa. No? So, yun. Isa-isahin natin. Oh, pero, nga pala, ano pala tayo? New Testament pala tayo next week. Magja-jump tayo. Kasi para mabuo natin. Ano ba gusto nyo? Buuin natin yung Genesis muna? O gusto nyo mag-jump? Sige, pili kayo. Anong gusto nyo? Saan po tayo magja-jump nun? Kasi iniisip ko, Genesis, then Matthew, and then Acts. Tapos Exodus, Mark, and then Romans. So parang nakikita natin lahat ng areas. No? Pero kung sa una siguro para kasi nanganganay pa tayong lahat eh, hindi pa tayo sanay na kasi ite-train ko tayo na maging masinsin sa okay, alamin natin ano ibig sabihin nito, parang ganoon. So pagka ganoon na tayo, gigil na kayo magtanong, gusto niyo na malaman to, ganyan ganyan, and then everybody will help each other para sa sagot, no? Andiyan naman ang Google, andiyan naman ang logos, pwede natin tanungin. So, siguro Genesis muna tayo. What do you think, guys? Tapusin muna natin, Pastor, Genesis. Kasi ako, ginubukan ko yan yung sinunod ko yung glossary. Yung Genesis. Tapos new, nagulo ko. Hindi ko tinuloy. Sige, Genesis muna tayo, ha? Pag-usapan muna natin yung Genesis. Okay? So, bubuin natin ano yung storya ng Genesis. Okay? Sige, mga classmates. Pasensya na kayo. Medyo kakaiba yung atin. Medyo nanganganay tayo. Medyo kakaiba yung ating pinag-uusapan ngayon. Masasanay din kayo niyan. Kumbaga, ma-ano niyo rin. Ma-appreciate niyo yan. Kumbaga, ano lang tayo. Kumbaga, parang sa pagbibisikleta, medyo patumba-tumba pa tayo. Pero eventually, pag dire-diretso na yan, problema ko na kung paano kayo pipigilan magsalita. Kasi... sa gabi nito ang pinakamalaki, very good si LB. Next week, sino kayo? Sino tayo ang pinakamaraming very good? Next week, sino naman? So yun, basahin na natin. Kung kakaya natin ang 2 and 3, wala nang masama. 2, 3, 4, wala masama. Kung, kasi depende, wag nating bilisan dahil kaysa lang natin matapos agad. Hindi. Kung yung isang verse, it will take one session, so be it. Pero kung limbawa sa isang session, 2, 3, 4, dire-diretso tayo, mabilis, okay lang din yun. So kumbaga, depende sa flow ng Holy Spirit. Kasi nagbubulay-bulay tayo eh. Pinag-aaralan natin, tinitingnan natin lahat ng areas, lahat ang mga sinisinsin natin para pag dumating ang panahon, tayo na yung magtuturo o tatanungin tayo, madami tayong isasagot. Diba? Maring hindi naman nasa atin lahat ng sagot, which is talagang totoo, ganun. Ako rin, hindi ko naman alam talaga lahat ng sagot. Pero at least, meron tayong mga experiences. Okay? Ako nga, Pastor, nung hindi pa ako nagbabasa ng Bible, madalas tumasagi sa isip ko yun. Tayo, nagkaroon tayo ng mga ninuno. Saan kaya nagsimula ang tao? Hindi mo alam. Yeah. Hindi ko natin alam. Kapigilin na yan. Yeah. So, pang ilang saling lahi na kaya tayo, di ba? At anong itsura, ano kaya itsura ng mga ano, mga nauna sa atin? Siguro mga kamukha rin natin eh, no? Kasi sana makukuha ng itsura. No? So, ang tanong ko, Pastor, ba't iba-iba ang lahi? May factor po 'yan, yung nangyari doon sa ano, no, yung sa nakumalat yung tao sa mundo, sa Tower of Babel. Tower of Babel. Ah, ganun ba? Sa chapter 4 ata 'yan or chapter 5. Tapos may factor din yung kay Noah.
Kasi, di ba, kung tatlong anak niya, kumalat na eh. Meron tumira doon sa malamig na area, naging mapuputi. May tumira doon sa mainit na area, naging maitim. So, actually, may factor ang weather, ang climate, kung ba't anong kulay natin. Kasi, obviously, pansin niyo, pagka nakatira ka sa London, eh talaga maputla itsura mo. Maputi ka. Nakatira ka sa Pilipinas, medyo kayong manggiga. Kasi, tama lang yung ano eh, yung pagkakatimpla sa iyo eh. Pagka doon sa mainit na parte ka naman, gaya ng mga disyerto, mga India, mga Africa, di ba? Medyo dark yung skin nila. So, depende doon sa ano. Tapos yun, yung color ng skin na yun, nasama na sa DNA. Kaya pag lumalabas yung anak, ganun na rin ang kulay. Kaya, yan, lahat ng mapuputi, hindi kayo taga-Pilipinas. Okay. Sige po. Manalangin na tayo. Ayan, Sister Pepot, manalangin na tayo. Kay ikaw na ang mag-close. Pastor, favorite mo ako, ha? Hindi, si Sister Elvie ang nagbukas eh. Ikaw na mag-close. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this evening. Thank you, Lord. At unti-unti na unawaan namin ang Genesis sa guidance ni Pastor. Naniniwala po kami, Lord, mas maiintindihan dito namin ito habang tinatapos namin itong buong chapter. Marami pong salamat sa wisdom. Marami pong salamat sa knowledge na ibinibigay ninyo sa amin, Lord. Ingatan niyo po ang bawat isang pamilyang nagre-represent dito at ang lahat ng aming kasamahan sa church, mga mahal sa buhay. Ilayo niyo po kami, Lord, sa COVID. Continue to protect us, cover us with your most precious blood. Ingatan niyo rin sa aming pagtulog. Be with us, O Lord. Yakapin niyo po kami sa amin. Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for a panibagong umaga bukas, O Lord. Yes. Okay. Amen. 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 Oh, picture taking. Uy, picture taking pa. Nantok na ako eh. Ay, 1, 2, 3, smile. There you go. Good night. Sister Good night. Andy, Sister hey, Amy. The next Good Friday. Night. Cafe, Pastor Tin. Good night, Erza. Good night, Tita Pepot. Good night. Good night, Sister Lenlen. I'm going to my tea right now. Oh, it's so clean. Bye-bye. Bye.